second game. So, napiga konti. Carlames Wonderboy Martin, una-una, thank you very much. Congratulations. Ang haba ng laban mo. Ano masasabi mo sa performance mo, bro? All good naman. Maganda yung performance ko kasi ginawa ko naman po lahat ng mga kaya ko sa taas ng ring. Pero yun nga, sa inaasahan ng mga boxing fans natin dyan, syempre knockout. Oh. Normal na yan. Kung anong dumating sa akin sa taas ng ring, yun. Lahat ng game plan namin, ginawa ko. Pero talagang boxing yan. Sino po man mo ba? Sino po man mo na in-knockout? Round, ano bang round yun na tinamaan ko siya pero talagang nagtibay. Pero okay naman po yun. Siksa po. Okay. Tapos nakikita ko rin medyo tinatamaan ka ng overhand right eh. Anong bang nangyayari doon? Naka-counter ganyan ng overhand eh. Siguro yun yung ano, pagtututukan namin sa susunod na mas maging focus pa pagdating sa depensa. Pero game plan talaga namin kasi is yung antayin ko yung ano niya, yung overhand niya bago ako pa-counter. Pero yung pala meron. Hindi siyang sariling game plan na panibago na napaghandaan niya rito. Kinausap na kita nung ano, yung press ko, of course, sinabi mo na na US visa na lang inihintay, sir, sa Amerika, magte-training. Ano, pwede mo bang i-share ko anong plano doon? Mag-i-stay ka ba ng pila doon? Parang ginagawa ng mga MP promotion, tapos wala pa laban, doon pa lang gagawa ng laban. Ganun ba yung mangyayari? Opo, kasi ano, wala naman tayong after ng fight. Balik ng Pilipinas. Wala naman tayong pondo para doon. Siguro magtitiis at magsisikap para doon. Kung sakaling magtatagal doon, why not? Yun naman ang trabaho ko. Para maging isang ganang champion balang araw. Curious ako, doon ka ba mag-i-stay kina, sa MP? Kina, doon sa yes, Las Vegas? Yes po. Doon sa gym ni Shangibo? Pag may meetingan po namin ng team. And then kung anong plan na naging decision ng team, then kay Sir Sean. Ngayon, isa ka na sa pinakamagaling sa super bantamweight, regardless kung ano sabihin ng iba, naka-ranking ka na, nasa Amerika ka na. Personal, meron ka bang pangalan na gusto mong makalaban? Lahat po ng nasa lahat ng contender natin sa super bantamweight. Lahat ng contender. Ngayon, natututo yung sa Pilipinas, nagkakaroon ng mga elimination sa Pinoy versus Pinoy. Mabanggit ko lang, may isang sikat na super bantamweight. Casimero. Kung sakali bang ma-matchup ka doon, ano ba, okay lang ba yon? Ano bang masasabi mo doon sa laban niyo? Kasi gusto ng mga tao yung mga ganyan, mga sikat, nagbabakbakan eh. Wala naman po problema yun. Kung anong mapagpasyahan ng team ko, yun ang paghahandaan ko po. Pwede naman po sa lahat ng aspeto mangyari sa akin. Go lang, ika nga. Yung decision ng team ko. Focus lang ako sa training and then go. Sign the contract. Sparring muna, sparring. Teka. Pero bago ka tanungin kayo, mga ilang laban pa sa tingin mo bago ka makalaban sa mga kuwari, Milo Tapales, Naoya Inoue, mga world champion? O kaya lang na ba kagad next fight? Kung ako tatanungin, sa bagay, ako na tinatanong, okay lang, ready na ako. Okay. Ready naman po, ready na pala. Pero yun nga lang, aminin natin sa hindi, merong proseso na dapat natin sundan. Pagdating sa ranking, hindi naman pwedeng laban agad. Respetuhin natin yung mga nauna. And then, kung ako yung mapili, bakit hindi po? Sige, siguro, last question ko din, baka kayo may tanong. Kasi sabi mo last time, hindi ka nilabanan ni Sam Goodman. Nanalo sa Sam Goodman. Gusto mo ba siyang makalaban? Meron ka pang gusto mo ba siyang hamunin, kumbaga? Huwag natin hamunin. Kung anong ibigay sa akin. Kahit sino. Ibigay po sa akin na para sa fight. Paghahandaan ko po yun. Paghahandaan namin ng team. And then, mas kukuha pa kami ng kailangan. Pwedeng may dagdag pa sa boxing techniques ko para maging handa para sa rin. Kahit sino, pwedeng labanan. Kasama ko si Suntok at saka si Silver Line TV. Baka may tanong kayo, Winter. Baka may tanong kayo kasi one United na lang. Ako muna magtanong, champ. Doon po ba sa naging plan nyo ay nakasama po ba yung knockout doon o na-execute po ba nyo ng well ang inyong pong plan sa inyong nakalaban ngayon? Hindi kasama naman po sa plan nyo. Pero okay. Talagang masasabi ko lang talaga, matibay. Okay. Like nga yung sabi natin, pagdating sa mga ganung laban, hindi naman po maiiwasan niya. Kung sa iba, ang mag-knockout nila, walang problema naman sa akin. Wala namang magiging diferensya sa akin.
kahit anong iba to nilang pambabati ko sa wala namang problem. Okay lang. Malakas din po ba si Oscar? May lakas po. Kaya nga nag-iingat din po. Tumasama din yung kanyang mga power punch yan. Yung mga power punch niya po. Oh, okay. Winter, baka may tanong. Sigit lang ako, champ. Ngayon po, sinabi mo po kapag po sa interview po kay Sir Pao na maglalabang po sana kayo ni Sam Goodman. Ngayon po, nasa Sam Goodman na ang mandatory sa IBF title ni Marlon Tapales. Handa ka ba na labanan at taya yung pag-ibig ng interview? At labanan na po, nagtuto na itong si Sam Goodman sa kanyang bansa mo sa kanyang sa kaliman. Ready ka po ba tumayo sa kanyang? Una na namin kay Sir Shen yan before, no? I think may... April. Nasaan naman maglalaban? Naayos na yung process ng pinasis namin ng ang nangyari is mas pinili niya si Rosie. Rosie at Darius at ito. So, dalawa, tatlo ng ano pwede niya, anong tatlo kami magpili. Kaso, mas pinili niya si Rosie Aling kaysa sa akin. So, sabi ni Sir Shen sa akin, okay, maganda ka pa rin kasi bigyan ka ng fight. So, yun yan. Walang naging problema kasi sila naman naglaban. Walang problema sa akin yun while waiting naman sa amin sa mga visa na. Yes po, thank you po. Thank you to Pilipinas. Champ, ano, isang tanong lang ako. Yung 122 ba? Sige na, tapig ka doon. Yung ano po itibang yung super bantamweight na 122? Ano yun? Talagang okay na okay ka doon? O may plan kayong umakit ka? Comfortable naman, no? Minsan may mga barrier lang talaga pero hindi na natin maano yun. Magiging excuse yun. Pero comfortable naman ako sa 122. Okay po, thank you po. Last na lang, shoutouts, papasalamatan mo sponsors at fans. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos at safe naman po nangyari yung fight. Pinapasalamatan ko rin po sila kapatid na Eduardo V. Manalo at mga kapatid namin sa iglesia. Ganun na rin po sa mga sponsor ko. Propisi, kay Sir Shan, Knuckle Heads, and thank you kay Ma'am Kukoy at maraming salamat din po sa mga naging suporta ng laban ko. Thank you po sa ano sa mga sumuporta ng fight dito sa mga boxing fans natin. Ingat po kayo palagi at sana gabayan patuloy ng Panginoong Diyos araw-araw. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, bro. Champ, isa pa. Paki-shoutout po, champ. Silver Lining TV at saka Boxing Talk TV. Yun. Silver Lining TV. Big shoutout sa Silver Lining TV. At Boxing Talk TV. Sa Boxing Talk Pilipinas. Boxing Talk Pilipinas. Ito. Boxing Talk Pilipinas. Boxing Talk Pilipinas. Oo. Shoutout kay Jerome. Jerome. Bakit pa yung si Jerome na yung pinapasikat nyo, ha? Salamat po. Sikat na sikat yun, ha?